Oh, kumusta? Kumusta? Kumusta mga kabunig? Andito na naman ako. So, matagal-tagal din tayong hindi nakagawa ng vlog kasi medyo naging busy tayo sa ating trabaho. Ngayon, magluluto ulit tayo. Siguro mga 10 buwan mahigit akong wala dito, hindi nakakapag-vlog. Kasi nga, busy tayo sa trabaho. Ngayon, day off ako ngayon, so sasamantalahin ko ng pagkakataong ito para makita-kita ulit tayo mga kabunig. Pagkakataong ito, ang lulutuin natin naman ngayon ay inihaw na tilapia, ilalagay natin sa pulang gata. Okay? Handa na ba kayo? Tara! Okay mga kabunig, una natin gagawin, ihaw muna natin yung ating dalawang tilapia. So, hihinayin ko na, lilinisin ko na para maihaw na natin. Pagka-ihaw natin, ating igagatan. Igagatan natin sa pulang gata. Siguro, naisip nyo kung anong pulang gata, no? Mamaya, samahan nyo ako hanggang dulo at malalaman nyo kung anong pulang gata. Oh, ayan po mga kabunig ha. Niihaw na po natin ang ating tilapia. So, ang mga pangunahing sangkap po niya, siyempre, ayan po ang ating main dish. Ayan po ang pangunahin ng ating tilapia. At ito po yung mga kasama niyang sangkap sa ating red ginatang tilapia. Pulang gata. Okay? Mga kabunig. Siyempre, nandiyan po ang ating gata, ating luya, kamatis, sibuyas, siling haba, sinigang sa sampalok, mustasa, at ang ating magpapapula sa ating gata, ang tomato sauce. Okay po, hintayin po natin maluto ang ating tilapia, then lulutoy na natin siya sa pulang gata. Okay, mga kabunig, talong po tayo. Okay, mga kabunig, sa tingin ko ay luto na itong ating isda, ihaw na siya. So, di-prepare na natin yung ating pulang gata. Okay? At titikman na natin kung masarap. Okay mga kabunig, ito kasi kaya ko ito naisipan. Ito kasi lagi niluluto ng aking mga magulang. Inihaw na isda na ilalagay nila sa gata. So, ngayon, naisipan ko, nalagyan ko ng twist ang gata. Bakit hindi ko siya papulahin? Okay mga kabunig, i-prepare na natin ang ating pulang gata at ilalagay natin ang ating inihaw na isda. Okay mga kabunig, ihanda na natin ang ating pulang gata. Tara! Ayan natin ang ating tawali. Ugas na po yan. Preparado tayo. Inugasan ko na uya kanina. So, ang una po natin gagawin dyan, kapakuloy natin ang ating sili, ang ating sibuyas at kamatis, luya, sa pangalawang gata. Pag nakita na po natin siya na kumukulo at tingin natin na okay na, maragyan na po natin yung purong gata. Ito mga kabunig, ayun, lagay na po natin ating pangalawang gata. Ay, huwag po natin lahat, mga kabunig. So, yung excess po nating pangalawang gata, pwede naman po natin siyang natin paggagamitan, di tapo na lang natin. Pero yung ating pinaglagay na plastic, tapon po natin sa tamang lalagyan, tamang basurahan. Ito mga kabunig.
po natin siya. Lagay na po natin ang ating luya. Ating kamatis. Ating sibuyas. Kung gusto niyo ng medyo lumalaban, putulin natin sa gitna ang ating siling haba. Kailangan natin siya kumulo at lalagyan natin natin pangalawang gata, mga kabalik. Lagi kong sinasabi sa inyo, hindi natin problema dito sa kainin o sa bundok ang panggatong marami dyan sa paligid. A few moments later. Ayan pa mga kabunig, kumukulo na po ang ating pangalawang gata ng ating mga sangkap. Lalagay na po natin yung pangalawang gata. Then sa dulo niyan, lalagyan po natin ang ating tomato sauce, yung magpapapula sa ating gata, at yung ating inihaw na tilapia. Okay mga kabunig, antay lang natin ng konti yan. Konti na lang po. Mga kabunig, lalagay na po natin yung ating pangalawang gata. Haluin po natin siya para hindi siya mabuo. So, lagyan na rin po natin siya ng yung ating pampapula ng gata, yung ating tomato sauce. Kung nilalagyan po natin siya, dito lang po natin ang ating. Makikita nyo, nag-iba na siya ng kulay. Medyo namula na siya. Pero ito lang saan na ating haluin at para hindi mabuo yung gata. Lalagyan na natin yung ating inihaw na isda. Okay? Okay mga kabunig, nailagay na natin yung ating pampupula ng ating gata. So itong ating gata ngayon ay medyo pula na. Medyo namula na siya. So kumukulo na rin. Lalagyan na natin yung ating pampaasin. Ang ating sinigang sampalo. Na po natin yung ating mga basura, plastic, tama, ilagay po natin sa tamang lalagyan na. Meron po tayo dito lalagyan ng basura, mga kabunig. Lagay na po natin. Ang huli natin mga kabunig.
Lalagay na rin po natin ang ating pasta. Mga kabudig. Ito lang po natin po siguro mga 3 minuto pa. At ilalagay na natin ang ating isda. Ang kabudig, patuloy po siyang patuloy pong kumukulo ang ating niluluto. Mayroon po ilalagay na natin ang ating inihaw na isda. Lalabas na po yung ating sinasabing inihaw na tilapia sa pulang baka. Okay, kabunig. Alam po natin. Kaya po mga kabunig, kumukulo na po siya. Okay na po, tilapia. Araw sa finishing touch mga kabunig. Hintay lang po natin siya ng mga 2 minuto pa. Hanguin na po natin at ating i-desisyon na kakabunin. Bago nga po pala matapos yung video ko, please like, share and subscribe sa YouTube channel itong si Julius. At mag-comment na rin po kayo sa baba ng video ito. At susubukan po natin sagutin o sasagutin kong lahat ng inyong mga comment. Po, ingat po tayong lahat mga kabunig. Stay safe. Ngayon po mga kabunig, ang ating finished product. Kumukulo po yan. Kitang-kita nyo naman. So yung gata po natin, medyo nagpula lang siya. At inano lang din po natin siya sa lasa. Okay mga kabunig, muli po, please like, share and subscribe my YouTube channel. Then pindutin nyo na rin po yung notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na video. Ganun na rin po, comment down below at sasagutin ko pong lahat ang inyong mga comment. Makakaasa po kayo. Maraming salamat po mga kabunig. Sa ulitin po,